Okay, magandang araw sa ating mga estudyante. Sa video po na ito, ipapakita natin yung rules in ray diagramming and example ng paano ba gagawin yung ray diagramming. And ipapakita rin natin yung simulation activity gamit yung phet.colorado.edu. Sa may hulihang part po yun, kaya tapusin nyo po ito para makita ninyo yung sa part na kung saan ipapakita natin yung simulation activity ng image formation using phet.colorado.edu. So, bago tayo mag-proceed dun sa activity, didiscuss muna po natin ito. Images formed by lenses. In locating the image form in lenses graphically, two important points are considered. The following important points are enumerated below. So, we have to identify the different parts of the lenses, the concave and then the convex. For the convex lens, ito po, itong gitna ng lens, ang tawag yan is vertex, represented by V. And then we have the F or the focus. So itong kabila po, itong tinatawag, kung dito galing ang liwanag from the left, papunta dito, ang tinatawag po na real focus ay itong nasa kanan. At ito, tinatawag na virtual focus. Okay, dun din po sa concave lens, ganun din, ang gitna is vertex. Ito din ang tinatawag na nasa kaliwa, ito yung tinatawag na virtual focus, at itong nasa kanan na ang real focus. Kaya kapag dito po na buo ang image sa kaliwa, ng kahit anong lens, ibig sabihin po yan is a virtual image. Okay, yung vertex, the geometric center of the lens, focal point or focus, a point where light rays converge or appears to converge when parallel light rays pass through a lens. Its distance from the vertex is called the focal length. So, the three most useful rays in lenses. So, ito po yung gagamitin natin na ray diagramming rules, itong tatlong ito. So, images formed in a lens can be located and described through ray diagramming. The following three most useful rays for convex and concave lenses are presented below. So, sa iba po kahit dalawa lang, pero dito papakita natin yung tatlong, pakita natin yung three principal rays in ray diagramming. Okay, for number one, we have the P to F ray, or tinatawag natin na parallel to F ray. Kapag yung liwanag po, yung light rays is parallel to the principal axis, ito pong line na to na black is principal axis. Lahat po ng parallel rays coming from the object na dadaan sa lens at nandito, halimbawa, nandito yung mata natin nakatingin, yan po ay magre-refract going to the focus. Sa case po yan ng convex lens. Dito naman po sa concave lens, dahil siya ay diverging lens, mag-i-spread. Pero kapag kinuha natin yung extension niya represented by broken line, ang tawag po dito sa broken line na ito is the virtual ray. Kapag sinabing virtual ray, extension of the refracted ray. Ito po, in-extend lang natin yung refracted ray papunta sa virtual focus. Parang pumunta siya sa virtual focus, pero hindi po kasi ito yung totoong ray na nag-refract. Pasok pa rin yan sa P to F ray. Ano po? O, a ray of light parallel to the principal axis is refracted as if passing through the principal focus F in front of the lens. So, yan yung unang ray po. We have the so-called PF ray. Okay, for number 2 ray po, baliktad naman F to P ray. So, kapag dumaan sa focus at tumama sa lens, that will be refracted parallel to the principal axis. Kaya tinatawag na FP. Dumaan sa focus or magre-refract siya parallel. A ray of light passing through the focus F in front of the lens is refracted parallel to the principal axis. Okay, dito naman po tayo sa concave lens, sa diverging. Ito, kapag trinase po natin yung kulay blue yan, ang target niya natatamaan is the focus. So, hindi siya tumama sa focus, it will be refracted parallel to the principal axis. So, kung ang tinatarget niya is focus, magiging siyang parallel, kaya pasok pa rin siya sa F to P. And then, kunin natin yung ulit yung extension or the virtual ray, i-extend lang natin siya, represented by broken line. So, ito po yung direction niya, parallel pa rin siya pabalik. So, kaya tinawag po siya na FP. Okay, next, number 3. Ito po yung pangatlong ray, V ray. Kapag dumaan po sa vertex, a ray of light passing through the exact center of the lens, vertex, continue to travel in the same direction without refraction. So, hindi po siya magre-refract, meaning hindi siya bumagal, hindi bumilis yung light. So, straight lang din siya. Kung dito naman sa convex, ang gagawin natin dyan, kukunin din natin yan pabalik using the broken line. So, the same lang din po dito din yan sa direction na to. Okay, ito po yung pinaka-summarize. To graphically determine the position and kind of the image form, the ray diagram can be used. Consider the following steps using the three major rays described above. So, from the object, draw the first ray, P to F. From the same point on the object, draw the second F to P ray and third V rays. So, huwag na nating masyadong i-discuss yan kasi ayun, pinakita na doon. Ipakita natin po dito sa example. So, kung titignan natin, ito yung summary ng three principal rays in diagramming. We have the number 1, P to F. Ayan, parallel. Yun, nag-refract sa focus. Number 2, F to P. Dumaan sa focus, magre-refract
parallel to the principal axis. Kung titingnan po natin, pwede na ito kasi nagtagpo na yung dalawa. Pero ipukumpletuhin po natin. Ayun yung vertex. Tumama siya sa vertex. So, nagtagpo-tagpo silang tatlo dito sa point na to. Meaning, nagmula sa arrow na ito, sa head ng arrow, yung para yung light rays, nangahulugan, nandito yung image ng arrow, ng head ng arrow. So, andyan po yung image. Kung titingnan natin, ang description ng image and location, o between F and 2F, ang location. Ang orientation niya naman po is inverted. Or sa ibang libro po, ang tawag yan is upside down. And then, size reduced or smaller. And then the type, we have the real image. So ito po yung tinatawag natin na LOST, lost after refraction. Nire-represent niya po yung location, orientation, size, and type. So yan po yung example. Ito naman gagawin natin, dahil alam na po natin yung rules in ray diagramming, gagawin nyo na ngayon itong activity 8. Ang title is Are You Lost After Refraction? For our objectives, construct ray diagrams for lenses. Determine graphically the location, orientation, size, and type of image form. Show graphically the changes in the image form as an object's position is changed. So ipapakita natin dito yung iba't ibang location and position of object, ano ba ang magiging effect sa result ng image. For our materials, kailangan natin dyan ng paper, ruler, saka pencil. Hindi po nailagay ang pencil, pero kailangan po yun. For our procedure, yun, ikopyahin natin itong mga diagrams na A to H. Nandito po yan. Ito po yung A to H. For convex lens, we have A, B, C, D hanggang E po yan. So, ito. For concave lens, tatlo lang po yan. F, G, H. So, yan po yung gagamitin natin na mga figure in ray diagramming. So, i-try natin po isa-isa. Okay, ito po yung letter A. Object is beyond 2F. Ang location nandito po siya. Following the three principal rays in diagramming. So, number 1, P to F. Number 2, F to P. Number 3, vertex. Ayun po ang kanyang image. At ito ang kanyang description. Ayun, dahil nakita po na po natin yun, pwede na natin i-summarize yung mga sagot dito sa convex lens A to E, concave lens F to H. So, kung napapansin nyo po dun sa concave lens, same lang ang sagot dito sa LOST na to, sa location, orientation, size, and type of image. So, kahit saang lugar nyo po ilagay yung object, same po ang result ng kanyang image. So, dito po nagkaroon ng pagkakaiba-iba dito sa convex or sa converging lens. So, balikan nyo po yung video. So, isummarize nyo po dito. So, good luck sa pag-summary dito sa ating table 9. So, for question 21, refer to table 9, yung nasa unahan natin na table. How does the image change in its size and location as the object comes nearer the convex lens or the concave lens and the concave lens? So, ano yung effect na nangyari kapag binabago-bago natin yung location papalapit sa convex lens at doon sa concave lens? So, kaya nang kaya na nating sagutan yan dahil nasummarize na natin yung image formation at different location of object in concave and convex lens. Okay, for question 22, refer to the size of object and size of the image from the drawn ray diagrams for convex lens
Identify the location of object for which the following optical instruments are used to match column A with column B. So, itry natin. Alin po ba dyan yung, di ba ang photocopy, same size yan, and inverted, baliktad. So, ayan. At 2, yun pala po yung concept na ginagamit sa photocopier. Ano naman ang concept na ginagamit po sa camera? Okay, yung beyond 2F. And telescope at infinity, projector between 2F and F. Kasi enlarged na po yun, between 2F and F. Magnifying glass, between F and V, enlarged din po siya pero upright or patayo. Hindi tulad sa projector, dumaan po yun sa ilang lens bago siya naituwid yung sa projector. So number 23, why is it impossible for a concave lens to form a real image? Yun, bakit daw po imposible na yung concave or diverging lens ay makaform ng real image? Okay, sa ngayon, ang challenge po sa inyo, bago natin panoorin ito, magawa ninyo yung graphical location gamit ang inyong coupon band or papel and ang inyong pencil. So, panoorin nyo rin po ito for more reference. Itong http://phetcolorado.edu. Okay, ngayon ipapakita natin kung paano ba nabubuo ang image dito sa convex lens. Ano po? Convex lens tayo. So, ang convex lens po, tandaan natin, is a magnifying lens. So, pwede siya makabuo ng malaking, pero iba't iba ang image na mabubuo depende sa location itong object. So, lagay po natin ang label. Ito. Ito po yung principal axis, ito yung object, ito yung focus, and focus sa kabila. Ito yung convex lens. So, kapag inilagay po natin sa malayo sa focus, kung mapapansin ninyo, basta malayo sa focus, ang object, ang image na nabubuo ay inverted and enlarged. Malaki po siya, enlarged, inverted, and real image. Meaning, pwede po siyang i-project sa screen. Kasi ay nakabuo po siya gamit itong mga, palitan po natin ng object. Yan. Gamit refracted ray. Kaya nakabuo siya ng real image. Kung mapansin natin, ito po yung light rays which is parallel to the principal axis, magre-refract siya going to the focus. Yan. Tandaan nyo po yan, ha? Rule yan. Kapag yung parallel sa principal axis, lagi mapupunta yan sa focus, dadaan sa focus. Ngayon, yung pangalawa, dumaan sa gitna. So, no refraction occur, straight lang po siya. At kapag dumaan naman sa focus, ito dapat po dumaan to sa focus. Ayan, dadaan sa focus, it should be refracted parallel to the principal axis. Yun po ang rule dyan na tatlo. So, pansinin ninyo, ilagay po natin naman sa focus mismo ang object. Yun, kapag nasa focus po, wala siyang image na nabubuo or infinity ang tawag dyan. So, kapag nilagay naman natin siya in between the focus and then the lens, yun, nakakabuo siya ng tinatawag na virtual image, nandito siya. Bakit po siya virtual? Kasi yung mga refracted ray, hindi magtatagpo-tagpo. Imposible silang magtagpo-tagpo. Kaya kunin natin yung kanilang extended ray, yun, extend natin sa likod, ang tawag dyan, represented nitong broken line, ang tawag dyan is virtual ray. Nakabuo siya ng image. So, virtual image po ang nabuo. Hindi siya pwedeng i-project sa screen. So, ang mapapansinin ninyo, patayo na siya or upright, enlarged, and virtual. Kapag ang object po is in between focus and then the lens. So, kahit ilagay mo po yan dito, yun, lagi po yung enlarged, laging virtual and upright. Kapag naman sa focus, no image. At kapag beyond the focus, ang image naman is always enlarged, inverted, and real image. Yun po ang ating sa convex lens. So, sa concave lens naman po, madali lang sa concave lens. Kahit nasa ang position po ang object, laging ang image ay smaller. Laging upright and laging virtual. So, bakit virtual po siya? Nandito po siya, hindi siya nabuo by means of refracted ray. Yung refracted ray po, in-extend natin, nakabuo ng virtual ray, kaya nakabuo siya ng virtual image. So, ganun lang po sa concave lens. So, kahit ilapit mo pa po yan, talagang always smaller, always upright, and always virtual.